Sa ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo pinapanood ito. Ako po si Architect Ed. Nandito na naman tayo sa saan pa ba? Sa paborito nating project, Bahay na Brutal. Marami na tayong finiture na video about this project. Pero this time, ito na yung pinaka-bongga na to, no? Lahat na to. Ipapakita ko sa inyo anong storya ng project na ito. Ano ang dahilan, bakit ganito itsura nito at bakit ko siya tinawag na bahay na brutal. Kaya stick around, check this out. Isa na namang magandang araw para mag-upload. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Unang-una, dito muna tayo pumunta sa living room. At itong living room, masasabi natin talaga ito yung isa sa mga pinaka-highlight nitong project na ito. Kasi double volume yung space, high ceiling siya, very airy. Hindi na kailangang mag-ilaw dito hanggang hapon kasi punong-puno tayo ng jalousy windows. Hindi mo na rin kailangan mag-aircon dito. Bubuksan mo lang yung mga jalousies, no? At bubuksan mo yung ceiling fan. Talagang mararamdaman mo na yung natural ventilation. Ito yung talagang dahilan bakit sinasabi ko na itong building na ito, itong bahay na ito ay isang box na humihinga. No? A breathing box. Dahil sa jalousy windows at sa laki ng volume ng space na ito. Kaya masabi ko, ito yung favorite spot ko dito sa project na ito, itong living room. Dito naman sa kitchen tayo. Ang gusto namin, maging kagaya rin siya ng ambience sa living room. Kung ano yung feeling mo kapag nasa living room ka na open, mahangin, maliwanag, ganun din sa kitchen. Kaya mapapansin ninyo, magkabilang side ng kitchen, merong sliding doors, no? Glass sliding doors. So, gusto natin talaga humihinga pati yung kitchen. At yung cabinetries nito by IKEA, no? Scandinavian yung itsura, bagay na bagay doon sa tema natin na brutalist modern. Nasa kitchen ka pero ibang experience na meron ka. Hindi ka magluluto, no? Para kang nagre-relax pa rin habang nasa kitchen ka na. From the living room, isa sa makaka-capture ng interest mo ay itong stairs. No? At pag-akyat mo ng stairs, yung catwalk na paikot. Naisip namin na gawin siyang structural element at the same time sculptural. Aesthetically pleasing siya, no? Kasi nasa gitna siya ng ano ng living space. So pumunta kami sa design na straight lang tapos open yung ilalim para yung natural air tsaka natural light tagus-tagusan siya hanggang dun sa ilalim ng space ng stairs. Pagkatapos, makikita ninyo dito sa wall ng stairs, mayroon siyang circular na fixed window. Actually, hindi talaga yan kasama. No? Pero to add interest tsaka drama dito sa space. At mas mapaganda pa namin yung ambience doon sa office, sa home office. And nag-decide kami, especially si aming interior designer, si Miss Ivy Almario, no less than, naisip niya na maglagay ng circular na fixed picture window dyan. So ito, clean lines, straightforward, black na mat. Tapos itong catwalk, itong lalakaran natin ngayon, access natin to sa mga jalousies.
para mabubuksan natin yung jalousies, no, dito sa upper walls. At itong catwalk na to, link din siya from master bedroom papunta dun sa open deck na papakita rin natin sa inyo. So ito yung tinatawag natin double volume. Hindi siya wasted space, no? Sabi niya ng iba, wasted space daw. Pero kung ganito naman ang ipapalit mo sa space na gagamitin mo as room, pero ganito itsura, masasabi mo ba na wasted yan? Eh, ang ganda-ganda, di ba? Pag akyat mo ng stairs, ang unang-unang room na pupuntahan mo, yung master bedroom. Dito sa master bedroom, mas gusto natin mas dark siya. No? Pero jalousies pa rin. Kaya lang, yung jalousies, nilagyan namin siya ng artwork. So, kung gusto ng gusto ni owner ng opaque, blackout, sasara lang niya yung jalousy. At ito ay artwork, no? Sticker siya on glass. Gusto niyang papasukin yung natural air, natural light, buksan lang niya. So, para rin siyang regular na jalousy. Pero meron siyang twist, may artwork siya. Lahat ng mga closet natin, IKEA. So, lahat na nakikita niyong cabinets dito, puro IKEA siya, no? Scandinavian. Bagay na bagay dun sa team natin na Brutalist. Ito naman yung ating master bathroom. Siyempre, typical na master bathroom. May shower, mayroong seat, tsaka may lavatory. Pero ito, kakaiba rito. Meron siyang open bathtub. Open talaga siya. Wala siyang bubong, wala siyang roof. Pati yung walls niya, perforated. No? Pinamita namin siya ng breeze blocks. So, butas-butas siya. Imagine na liligo ka rito. Buhay yung mga ilaw natin. Tapos, kita mo yung night sky. So, very cozy, very romantic. Tapos, syempre, lagyan din namin ng pattern yung aming flooring. So, interesting yung pattern ng tile na ginamit natin. And surrounded siya ng mga bamboo plants. Okay, mula doon sa open bathtub, may access naman tayo from the bathroom sa walk-in closet. Very basic lang. Wala siyang 15 square meters. Pero minaximize natin lahat ng wall. Ginawa natin siya lahat cabinets. Again, yung closet ay from IKEA. So, lahat yan from IKEA. Consistent. Black and white. And wood. At kahit nasa walk-in closet ka na, meron ka pa rin magandang view ng exterior. Dahil meron tayong malaking window. Opposite ng master bedroom, itong home office. Dito siya magawa ng ilang mga homeworks niya. Mga 22 square meters ito. Medyo maliit, pero hindi siya ganun pag pumasok ka. Kasi nga dahil dito sa dinagdag namin na circular picture window. Fixed glass ito, tempered. Na meron siyang view sa living room at saka sa garden, saka sa catwalk. Tsaka sa outdoors. So, ito yung dahilan bakit mukha siyang maluwag. No? Pero ang totoo, nasa 22 square meters lang ito. No? Kasama na yung sarili niyang bathroom. Meron siyang sariling bathroom dito. Okay. Lahat. Yan. So, may sarili rin siyang space dito sa office, pati yung mga guests.
Dito naman sa wall outside ng office, papunta doon sa open deck, meron silang interesting na artwork. No? Isang modern art installation. No? Hindi ko kilala kung sino yung gumawa, pero nagdagdag siya ng interest dito sa black na wall na to. No? Okay, ito naman yung papunta sa open deck. No? From the office, meron siyang access papunta rito. Itong open deck ay isang pocket garden. Siguro mga 10 square meters lang to. Pero open siya. Wala siyang roofing. Kasi nga open deck. Tapos mapapansin nyo yung ginamit naming mga walls. Ay, ano siya? Sorry. Ginamit naming walls dito, perforated pa rin. Kasi breeze blocks. Cascade yung tawag sa blocks na yan by Romeol Concrete. So, meron pa rin siyang konting view sa labas, pero gusto natin ma-concentrate dito no? Kaya maliit yung space, pwede siyang huminga after ng trabaho. Pwede siyang mag-lounge dito sa pocket garden na ito, itong open deck. Dito sa garden, itong space na ito, mga almost 3 meters na lang to. So, minaximize na namin kung anong mga mailalagay naming mga plants. Para yung concrete fence natin, lumutang yung halaman. Tapos itong wall na to, ito problema namin dati, itong kataas na wall na to. So, ang ginawa namin, dinoble namin siya. Nag-build ulit kami ng panibagong mataas na wall. Kasi itong mataas na wall na to, ito yung wall ng neighbor. Firewall niya. So, nagtayo kami ng panibago naming wall. Tapos si Ma'am Ivy, nilagyan niya ng napakagandang artwork. Very interesting na Mindanao-inspired yung print. Metal siya na merong print. Kasi the owner is from Mindanao. So, yan. Naging interesting tuloy yung firewall na yan. Na problema namin dati paano pagandahin. Pero yan, maganda na siya. Concrete ang color ng fence, ang exterior walls, all concrete. Dahil nga, yun ang dahilan bakit tinawag namin tong brutalist. Bakit namin tinawag tong bahay na brutal. Kasi gusto namin maging true sa material. Kung simento to, simento talaga kulay niya. Actually, original na plano namin hanggang loob. Pero along the way, nagkaroon ng mga changes, nagkulay kami. Although ang kulay naman namin ay nandun pa rin sa brutal side, black and white. Dito sa exterior space, dahil nga maliit na . Maliit na yung exterior space ng perimeter. Nasa 2 meters na lang. So, ginawa na namin, minaximize na namin yung pwede naming lagyan ng plants. Gusto ni owner, maraming plants. Ayaw nga niyang magpatay ng plants kasi dito, marami dating puno. Ang tinira namin ay yung malaking mango tree dito sa garden. Actually, dalawang mango tree yan. Kaya lang, wala nang magiging bahay kung bubuhayin pa namin yung isang mangga. So, tinira namin yung mas maliit. At maganda naman, naging focal point siya ng bahay kasi nandun siya sa center. Nandun siya sa center ng living room. At masarap mag-lounge din dyan sa ilalim ng mango tree na yan. At ano pa bang pwedeng gawin sa mango tree? Lagyan ng mga ilaw. Nilagyan din namin siya ng mga ilaw. So ang ganda nito paggabi. Very Instagrammable. Napaka-cozy space na ito. Maraming salamat po ulit sa panonood ninyo dito sa ating channel. Hanggang sa susunod, sana magkita-kita po ulit tayo. Ako po si Architect Ed. Ingat po tayong lahat. Bye!